Isa sa masalimuot na provisyon ng naipasangbang sa Moore Electoral Code ay ang usapin sa redistricting ng mga lugar na sakop ngayon ng rehiyon, na magiging basihan din sa mga ihahalal na mga kinatawan mula sa District Parliamentary Representatives. Sa kasalukuyan kung pagbabasihan ang datos mula sa defunct ARMM government ay nasa 24 ang bilang ng mga distrito sa rehiyon ng Bangsamoro. Hindi pa kabilang dito ang distrito ng Cotabato City at special geographic areas. Kaya hindi umano isinama sa electoral code ang nasabing usapin upang hindi mabalam ang pagpapasa sa nasabing batas. The answer to your question is we have 24. So kung yun ang magiging basihan, walo na lang ang kulang. No? But I think it would be the option of the government of the day to completely redistrict itong Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ang alam natin is mayroon more than 200,000 na population yan, no? Of course, I cannot say in exact terms or in indefinite terms kung they will be entitled to 2 seats, but we will have to look at it kung qualified ba sila after all sa redistrict, for a parliamentary district. Nilinaw din ni Member of Parliament Sema na hindi anya maaaring tumakbo ang isang representante ng isang partido sa district representative kung ito ay kabilang na sa nominado para sa political party, pero maaaring tumakbo ang isang independent candidate sa district representation. Magkakaroon talaga ng botohan dyan. I think it would be the normal process pa rin. If a political party has a candidate at the district, they will have to endorse and nominate that candidate in the district. Of course, it allows also independent candidates, no? Yung election sa district would allow independent candidates. So, if a political party has a candidate in the district, they will have to endorse him or nominate him as a candidate in that district. Kinakailangan din anyang may kabuo ang 100,000 populasyon ang isang distrito bago ito mabigyan ng tsansang magkaroon ng representante. Isa din ito ngayon sa tinitingnan sa estado ng special geographic area sapagkat hindi pa tukoy ang kabuoang bilang ng populasyon ng special geographic area o SGA sa Cotabato Province. Maging ang usapin kung magkakaroon ng 2 distrito ang Cotabato City ay pinag-uusapan pa rin ngayon. And I think as far as Cotabato City is concerned naman is more than 300,000 na yung population dito, no? But then again, we need to consider also the possibility of other areas having district representation, but we just want to make sure na may geographical representation din sa numbers sa district representatives, no? And currently right now kung maipa-file na yan sa parliament, I think that would be hastened also, no? Hindi siya sinali sa electoral code dahil na it could delay the discussion on district representation, could delay the legislation of the electoral code, and we believe that the electoral code has the primacy over all other requirements in the upcoming elections in 2025. So we need to establish first yung mga elected positions, yung Bangsamoro Electoral Office, yung the manner of voting, the manner of counting, the manner of casting ballots, and so on and so forth, no? So we deemed it necessary, and I think the floor leader was right
not including the discussion or the any provision on the parliamentary redistricting. Inaasahan na sa susunod na mga sessions ay mapag-uusapan na ng Committee on Rules ang usapin kaugnay sa redistricting. Mula dito sa Bangsamoro Government, kasama si Elizer Dave Dalo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.